Time check po sa dito sa Malta, alas 8 ng umaga. Medyo mainit na po dito sa Malta. Start na po ang season dito for the summer season. So good morning po. I am your public servant, Bru Salvo, Master Founder, Striker and Cheetah, GBI 84 o Guardians Brotherhood, founder ng Malta Guardians Chapter. So mga kapatid, dito po ako ngayon ay pasyal-pasyal at ako po ay maging environmental observer para dito ako sa dagat, kunting-kunting mag-stress free, papalabasin natin yung mga nasa utak na medyo nakabara. No? So, sa tabing dagat tayo. I'm here in Emcida, Marina, Emcida locality. So, simbahan ng Emcida. So, may mga yachts club ito sa Marina. So, may maliit akong pingwit o sa Bisaya, pasol. Namasol ako dire. Mga bay. No? So, shout out diha sa mga kabisayan Mindanao. Sa Western Region, Visayas, from Iloilo, Bacolod, daghan ko mga kapatid sa Guardians, sa Samar, Leyte, Bohol, Siquijor, Dumaguete, Negros. So, niya ko dari mga bay, mga amigo, mga higala, nanimpalad sa Malta, nagtrabaho taon na ang inyong pobreng amigo, ubos ng higala, nagtrabaho lang taon ng sa ka network installer laborer. So, trabaho ko po ay mag-install ng mga intruder alarm, hindi ako technician, installer lang, no? Tagalagay lang, taga butas ng mga dingding, ipasok yung kable, cut 6 at cut 5 kable, tulad dyan sa taas, bell fire alarm, bell sounder, intruder alarm, CCTV, wirings, yan, na ganyan, motion alarm, door alarm, o door exit ang entry na wirings. Matrabaho ko dito. So, kunting sahod lang, 7 euro per hour, okay na, mga buhay ng isang asawa at saka anak. Hindi naman tayo playboy na tulad ng iba na huwag na lang, kamagalit na sa akin. So, ito na yun ang Marina area. Hanap ako ng pwesto, upo ako. Kung paano makapasok dito. Kunting pingwit-pingwit lang. So, I'd admire sa mga fishings dito kasi magandang dagat dito, no, walang alon. Tahimik ngayon ang Malta. Actually, may kalimutan ako. Malta now is open for tourism, turista, bakasyonista. However, they belongs to nationalities as long as they complied the COVID protocol o tawag diyan yung mga meron silang mga green ID, green card, yung nakapasa na ng lahat ng mga COVID testing. So, kung may mga booster na sila, kompleto, anytime, basta may passport lang sila, o may visa, required visa, pupunta dito sa Malta. Malta is open. So, tourism is back in Malta. And we are thankful for that. So, dito ako sunahan, no? Hanap ako ng magandang pwesto, yung mga maganda talagang pamingwit. Ay, ito yung kwan lang. Practice lang ng pingwit. Hindi naman talaga ako professional fish catcher. Tulay kwan lang. Good morning. You need help to cup up? It's okay? Okay, I will offer myself. Thank you. Nung tayo, matulungin, no? Yun, no? Mingwit si tatay. O dito ako sa unahan. Dito ako titira kasi wala dyan. Maraming kanyang kalaban dyan. Dito ako sa unahan. Oh. So, nag-vlog tayo dito. Kabayan!
Asal pa shell makabayan eh. Ito, dito na ako mag-fishing wait. Dito talaga. No, malapit sa bus stop. Yan, para pag-uwi ko, tawid na ako. Ayan, bus stop. So now, ito ako, hanap na ako ng magandang maupuan. So sana may isda dito. So, this is it, Malta. Ang tahimik ng Malta, ito may mga yachts club. Dito, maganda ito, pwestuhan, no? Pakasitahin ako ito pag bababa. So, malinaw ang isda, no? Ang dagat. So, dito ako sa may magandang pisto. Hapon ko yung pingwit ko. So, as I continue my vlog, mamaya siguro maganda ng kuha ko, mamaya update kita. So, mga kababayan, kung mga gustong pumunta dito sa Malta, no, as long as nandito yung mga relatives ninyo, mister ninyo, anak, or asawa ninyo, open na po ang Malta through BFS. So, maraming trabaho dito. Ang una-una ko lang i-guide sa inyo, mga kababayan, na gustong umalis sa Pilipinas, na gustong mag-enjoy sa sarili at magtrabaho sa Europe, sa Malta, sa Schengen area. Unang-unang gawin po, ito i-guide ko sa inyo, no? Mas mabuti may sponsor na kayo dito, na pagdating nyo dito, may trabaho kayo kaagad din na maghanap ng trabaho. So, sponsor. Kahit tayo nang gagastos ng ticket, visa sa BFS sa Manila. So, ipa-apostol ninyo lahat ng mga apostol, ipa-apostolic ninyos authentication ang lahat ng mga through sa DFA apostolic, no? Lahat ng mga documents, so, ng birth certificate, marriage contract, at iba pang mga supporting documents. Passport copy ay lahat yan ng pages ay dapat naka-scan or magandang picture na malinaw para hindi na mag-abala dito sa Identity Malta sa immigration process, no? Then second choice is kung gawin nating visit visa kayo o reconciliation visit ng yung pamilya na nandito. So gawa lang tayo ng letter of intent na gusto nating kunin ng pamilya natin na para makapunta dito at makatulong sa paghanap buhay. Doon lang, no? So, lalo na sa mga anak na below 18 years old, pwede reason out ninyo na dito nyo siya papag-aralin. Libre po dito sa gobyerno, basta mayroon lang tayong NI o national insurance o tax tayo, may tax na deducted sa salary natin. So, yan po mga guide ko, kunting guide lang yan. Hindi naman ako trabahante ng embassy at saka trabahante ng consulate. Ako'y tumutulong na po sa mga gusto ko lang maabot kaya sa aking tulong through informations, through communications. Once again, long live po mga kapatid. Shout out dyan sa mga fraternal groups doon sa Malta, doon ng Alpha Kaparo, Alpha Phi Omega, Tau Gamma Phi, at mixed fraternal organization dito sa Malta na nagsulong na pakaisa ng mga kapatiran sa Malta. Guardians will lead all the way. Guardians is all the time is here. Guardians will always keep on monitoring. Guardians will always follow your step whatever we are, at magtulungan tayo. This is Bro MF Striker Salvo Anchita from Cebu. Oh. Anyway, may agency na akong kilala, yung Marmek. Oh, ito yon, Marmek. Marmek International Placement Services. Marmek International Placement Services. San Andres Bukid po office nila. Look for Miss Micaela Canite. Siya po ang managing director doon, no? So anyway, just check my messenger, Salvo MF Sticker and Chita. Makita niyo ako diyan. I-guide ko kayo kung paano pa makapunta sa Marmek. Kami po ang basketball player, team player ng ako po ang coach ng Tribo Cebuano. Mga batang Cebu, mga gahe sa Sugbo, gahe sa Cebu, akong player. Shout out ko niya kay mga buutan na itong mga
mabait na mga player mamaya na maglaro sa St. Martin James Watar. Magandang laro ngayong araw na ito. Ang GSM knockout system na twice to beat ng defenders at ang The Legends Barbershop o dating Eagles Ruler na is twice to beat ng Calabarzon. So magandang laro mamayang hapon. At volleyball naman ng Red Shark. Red Shark kalaban ng Lady Shark. I mean, wrong. Lady Shark kalaban ng Red Lions. Magandang laro yan mamaya. So, welcome po. At ako po mag-upisa na sa aking pang-tingwit. Dito na po ang kaibigan kong isa. Yan, no? So, namingwit po siya. Magandang gamit niya ako. Manumano lang. Salamat po. At mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay mga OFW. Mabuhay ka BBM Sara. Congratulations sa inyong dalawa.